What's up guys? It's another day, it's another vlog na naman tayo mga ka-keepers. So ayan guys, ngayong hapon na to ang tatalakayin natin kung paano ba gamutin ang swim bladder disease na karaniwang sakit ng isang betta fish. So ayan mga ka-keepers, samahan nyo ako ngayong araw na to para malaman natin kung ano po yung pwedeng gawin natin sa ating mga betta fish na nagkaroon ng swim bladder disease. So tara, let's go! Ayan mga ka-keepers, sa mga hindi pa nakabili ng aking mga betta fish, so marami pa tayong available guys dito. Pero yung iba dito guys, sold na kanina at kahapon. So marami na rin bumili sa ating mga ka-keepers. Ipapadala natin ngayong Lunes yung mga betta fish na na-order nila sa atin. So sa hindi pa nakapanood ng ating upload na vlog doon sa YouTube channel natin mga ka-keepers, so i-check nyo lang itong video na to, ayan sa screen natin. So pakihanap na lang yung latest upload natin guys. Nandyan yung mga available natin na betta fish. So kung gusto nyo umorder mga ka-keeper, sabihin nyo lang yung number at sasabihin ko din kung sold na ba yung napili niyo or hindi pa. So ayan guys, ngayong hapon na to ang tatalakayin natin is swim bladder disease ng isang betta fish. So paano ba gamutin? So disclaimer lang guys, itong ipapakita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo ngayong araw na to, ito lang yung paraan na ginawa ko simula nung nagka-swim bladder yung aking mga betta fish. So depende pa rin guys kung gagaling sa inyo or hindi. Pero ngayong araw na to, ituturo ko lang yung mga basic na dapat gawin sa may mga swim bladder disease na betta fish kagaya nito. So ayan guys, meron tayong ditong AOC na merong swim bladder disease. So tara, let's go. Tuturo na natin yung basic na dapat na gawin kapag may swim bladder ang betta fish. Good afternoon guys. So ngayong hapon na to mga ka-keepers, ituturo natin yung mga basic na dapat gawin natin kapag merong swim bladder disease ang ating isang betta fish. So and guys, meron tayo ditong AOC na half moon placat. So napapansin nyo mga ka-keepers, hirap siyang lumangoy. So parang mabigat yung kanyang buntot. Ayan. So ibig sabihin guys, kapag ganito yung kondisyon ng ating betta fish, meron siyang sakit na swim bladder disease. So saan ba nakukuha yung swim bladder disease mga ka-keepers? Number 1, constipation or hindi na tunawan yung ating isang betta fish, kaya nahihirapan siyang lumangoy gaya nito. So para siyang mabigat na hindi mo alam kung naiiwan ba yung kanyang buntot. Ayan guys, yung kanyang langoy. So ayan mga ka-keepers. Number 2 naman guys, na bakit nakaka-swim bladder yung ating betta fish ay dahil sa isang parasite or ayun, dahil sa kanyang pagkain na madumi. Ayan, meron siya ng kain na madumi na hindi siya natunawan. Ayun, nagkakaroon ng swim bladder disease yung ating isang betta fish. So ayan, so madalas yung swim bladder disease mga ka-keepers, nakikita siya sa mga betta fish at goldfish. So ayan guys, hirap na hirap lumangoy yung ating betta fish. So number 3 naman mga ka-keepers, pwede siyang genetic. So sa pagbreed natin, fry pa lang siya, meron na siyang swim bladder. So hindi na naiiwasan yung mga ka-keepers na parang ano guys, parang hirap na yung gamutin yung mga ganong genetic na inborn pa lang meron ng swim bladder. So ang ginagawa ko lang mga ka-keepers, ituturo ko sa inyo ngayon, hapon na to, yung mga basic na dapat gawin natin sa mga betta fish na merong swim bladder disease. So yung mga gamot nito guys, nakikita lang dito sa paligid natin. At ayan, madali lang hanapin mga ka-keepers. So ayan, tinan nyo yung betta fish na to, hirap siyang lumangoy. So ang dapat na gawin natin mga ka-keepers kapag hirap lumangoy yung ating mga betta fish, so dapat guys, tanggalin natin yung tubig. So sobrang taas kasi itong tubig na to. Ayan, so bawasan natin ang tubig mga ka-keepers. Mag-iiwan tayo ng 2 to 3 inches taas ng ating tubig para hindi mahirapan yung ating betta fish. So ayan, bawasan na natin yung tubig ng ating betta fish.
Ayan mga ka-keepers, nabawasan na natin ng tubig ang ating betta fish. So nasa ano na lang siya guys, ayan, nasa 2 to 3 inches na lang yung kanyang taas. So hindi na siya mahirapan lumangoy para kumuha ng pagkain sa ibabaw. So ganun, ayan guys. So grabe, meron talagang swim bladder yung ating betta fish. Ayan guys. So kanina sobrang taas ang tubig natin, so aakyat pa siya doon. So mahihirapan na yung betta fish natin na lumangoy kasi nga meron siyang swim bladder disease. Kasi itong swim bladder, itong bladder mga keepers, siya yung tumutulong sa paglangoy ng ating mga betta fish para hindi sila lulutang at hindi sila lulubog. So ayan guys, pero sa case natin nagkakaroon siya ng swim bladder disease, so parang hinihila siya pababa. Ayan guys. So tandaan niyo mga keepers, number one tip natin sa mga may swim bladder, kailangan ang taas ng tubig natin ay 2 to 3 inches lamang. So ayan guys, ang susunod na gagawin natin dito mga keepers para magamot natin yung swim bladder disease, ang gagawin natin, papatakan natin ng methylene blue. So papatakan natin ng mga 3 to 5 drops ng methylene blue. Ayan. Ayan. So meron ng methylene blue yung ating betta fish. So ayan. Nakakatulong kasi itong methylene blue mga ka-keepers. Ayan. Treatment kasi siya sa mga ano isda natin. So pwede siyang i-treat sa ating mga betta fish. So ayan, hayaan lang natin yung methylene blue dyan mga ka-keepers na humalo sa tubig. Ayan. Ang susunod na gagawin natin mga ka-keepers para sa ating betta fish, lalagyan natin ng rock salt. Ayan guys, rock salt. So meron tayong rock salt dito mga ka-keepers. Ayan, maglagay lang tayo ng konti lang guys, huwag masyadong madami kasi pag sobra nakakasama yun sa mga betta fish natin. So sakto lang mga ka-keepers, mga ganito lang kadami yung ilalagay natin. So ang asin naman mga ka-keepers, nakakatulong din siya sa paggaling ng ating mga isda, kaya sa Shopee natin mga ka-keepers meron tayong pabentang rock salt. Kasi antibacterial na siya, then treatment siya sa ating mga alagang isda. So ayan guys, hirap na hirap talaga lumangoy ang ating betta fish na AOC. So ayan, hindi siya natunawan, constipated or constipation. Ayan guys, lagyan natin ng asin. Methylene blue at patakan natin ng talisay extract. So kailangan talaga sa mga betta fish para makondisyon. Ayan, ginagamitan natin ng talisay extract. So meron tayong talisay extract dito mga keepers, nabibili siya sa Shopee natin. So check nyo na lang mga keepers sa description at comment section ng video na to. Nandun yung link ng ating Shopee para sa talisay extract natin na Monchings talisay extract. So patakan natin kahit ilan ang patak natin na gusto guys. Wala namang overdose ang talisay extract. Kahit gaano kadami, pwede nating ilagay. Mas maganda kung masyado siyang madilim. Lalo na kapag pinapagaling natin yung ating betta fish, mas maganda yung mas dark yung kanyang tubig. Ayan. So, ayan mga keepers, nalagay na natin yung talisay extract natin. Meron na rin tayong methylene blue. Meron natin na rin tayong rock salt. Ayan. So, ang next na gagawin natin kapag meron swim bladder ang ating betta fish mga ka-keepers ay huwag natin silang pakainin ng 3 to 5 days. Kasi nga, meron silang constipation. So, kailangan muna nilang matunawan. So, kailangan din natin sila pakainin ng 3 to 5 days. So, after 3 to 5 days mga ka-keepers, observe natin yung ating betta fish kung magaling na ba o hindi pa. So, kapag hindi pa magaling mga ka-keepers, kailangan na siya ng ano guys, kailangan na siya ng ibang klaseng treatment. So itong tinuturo natin, disclaimer lang, ito lang yung mga basic na ginagawa natin kapag merong swim bladder. So kapag gumaling siya sa treatment na to, so okay na okay ito mga ka-keepers. Pero kung hindi naman guys, ibang treatment ang ginagawa nila sa mga betta fish na merong swim bladder. Swim bladder disease. So ito. So ito yung kadalasan ginagawa natin mga keepers. Nung dati pa nagsimula ako mag betta fish, kapag merong swim bladder, itinuro sa akin dapat yung tubig hindi ganun kataas, dapat nasa 2 to 3 inches lang, then lagyan daw ng talisay extract, then lagyan ng rock salt at methylene blue.
So ayan yung mga basic na gagawin natin. Then wag daw pakainin yung ating mga betta fish ng 3 to 5 days. So kailangan nilang magutom mga keepers. Then after 3 to 5 days na walang kain, obserbahan niyo yung betta fish ninyo. Kung okay na kayong langoy ng ano kanya guys, ayan yung pattern ng paglangoy niya, kung okay na, ibig sabihin magaling na yung ating betta fish. So kapag ganun guys, kapag magaling na yung betta fish natin, so limit na lang tayo sa pagpakain sa ating mga betta fish. Hindi ganun kadami para hindi ma-overfeed. So ayan mga keepers, ang ating tips kung paano pagalingin or i-treat ang ating betta fish na merong swim bladder disease or SBD. So ayan guys, kawawa naman yung ating AOC. Pero nagpi-flare pa itong mga keepers. Tingin ko nagpi-flare pa to guys kapag merong mirror. Ayan, check natin. Ayan, ayan guys, oh, nagpi-flare pa rin siya kahit na merong ano guys, meron siyang sakit. So hindi naman nakakamatay itong swim bladder, so hindi naman siya ganun kalala. Kailangan lang natin gamutin yung betta fish natin. Ayan guys, masigla pa naman yung ating AOC na HMPK. So ayan mga keepers, update ko lang kayo guys after 3 to 5 days. So gagawa natin ng vlog, tingnan natin kung gumaling ba yung betta fish natin. So kapag hindi gumaling guys, ibig sabihin ibang treatment ang dapat gawin sa ating mga betta fish na merong swim bladder. Kasi nga gaya ng sabi ko, merong inborn, dahil sa genetics nila nagkakaroon na sila ng swim bladder agad kahit na hindi sila nag-overfeed. So ayan, merong ganong mga cases mga ka-keepers. So ayan guys, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na to. I hope mga ka-keepers meron kayong natutunan sa ating video for today. So paki-subscribe to my channel mga ka-keepers, paki-like at i-share niyo yung video natin sa inyong Facebook, ayan, sa mga pages ng mga isda. So maraming salamat mga ka-keepers. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. So see you next time mga ka-keepers. Fish out. Bye-bye.